Hello fellow teachers, tutors, parents, viewers, good evening. Narito naman po ako si Mrs. Arlinda Claveria para maghatid sa inyo ng munting kaalaman sa pagtuturo, lalo na kung gagamitin ninyo ang E.S. Claveria's techniques. Itong tinuturo ko sa inyo ay batay sa aking karanasan sa pagtuturo bilang public school teacher for 38 years. At tutor, bilang tutor for 24 years, at demonstration teacher for 24 years up to the present, at ako isa rin book writer, isang vlogger ngayon, at isang inventor ng E.S. Claveria's beginning reading techniques and mathematics for pupils who cannot memorize the basic facts, no finger counting. Ngayon, sa gabing ito ay ipagpapatuloy ko sa inyo kung paano ang pagtuturo ng lesson 2 ng E.S. Claveria's reading technique. Sapagkat ang itinuro ko na sa inyo ang lesson 1, kompletong lesson 1, step 1, step 2 and step 3. Ngayon, although na may mga videos na ako tungkol sa pinakita ko na sa video, may mga videos na ako sa lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, kompleto na. Kaya lang, wala pang mga ipinapakitang mga pictures. By the way, kung bibili kayo ng mga larawan, gagawa kayo ng larawan ay gayahin ninyo yung larawan ng E.S. Claveria's technique. Hindi yung kung ano-anong mga larawan na nakikita ninyo na ginawa lang ng kung sino-sinong teachers. Kung sino-sinong gumawa ng basta-basta gumawa. At ang video ko na legitimate ay may pangalan na Arlinda E.S. Claveria sa baba. Ngayon, kung walang pangalan na Arlinda E.S. Claveria sa dyan sa title, hindi yan legitimate. Ano? Hindi yan tunay na mga larawan na ginagamit ng mga Claveria's na materials, hindi yan ang tunay. Ang tunay na Claveria's materials ay itong may pangalan na Arlinda E.S. Claveria sa baba. Itong pinapakita ko sa inyo, ito ang tunay na mga larawan. Kaya panoorin ninyo ang videos ng Arlinda E.S. Claveria sapagkat yan ang tunay na Arlinda Claveria's technique. Kung walang pangalan sa baba ng Arlinda E.S. Claveria, hindi yan galing sa akin. Yan ay gawa-gawa lang nila. So, ito na po ang mga larawan sa lesson 2 at ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagtuturo nito. Kailangan masigla ang teacher kung nagtuturo kayo ng mga larawan. Ngayon, ipapakilala muna ninyo ang mga larawan para maging familiar sa kanila ang mga ito. Tandaan, mahalaga ang mga pananda. Ang mga panandang larawang ito ay kailangan maipasok sa utak ng mga bata sapagkat ito ang kanilang hahanap-hanapin o kakapahin sa kanilang utak every time na magbasa sila. Alright? Ito na. Kahit na saan kayo magsimula, hindi naman kinakailangan na alphabetical order or kung ano-anong order. Kahit na saan kayo magsimula, na larawang pwede. Kahit dito tayo magsisimula sa bula. Tingnan. Ngayon. Ito ay lesson 2. At ang bibig nito ay matulis. Ha? Lesson 2. Ngayon. Ang larawang ito ay bola. Ano ito? Bula. Ano ang hugis ng bula? Oh, bilog. Ha? Dalawang bilog. Ito ay ginagamit sa paglalaro, lalo na sa basketball, mayroon ding bola sa soccer football, sa softball, sa ano pa, tennis, table tennis, mayroon tayong sa golf, maraming bola kung saan-saan. So ito ay bola, dalawang bilog na bola, ang kulay ay orange. Ano ito? Tingnan, ito ay bola. Ito ay yuyo. Yuyo, tingnan, yuyo. Ang yuyo ay isang laruan ng yaya. Laruan ng yaya. Ito ay bilog na bilog din at
pababa, pataas, parang nagsiswing, pataas, pababa. Yan ay yoyo. Tingnan ninyo ng mabuti, bilog na bilog. Ito ay kahol ni bantay. Kahol ni bantay. Ang kahol ni bantay ay umiiyak si bantay. Ay, hindi pala kahol, iyak pala ni bantay. Ano yan? Iyak ni bantay. Anong iyak ni bantay? Ito ay tubig. Ang gripo ay malinalabasan ng tubig. Anong lumalabas sa gripo? Tubig. Ayan na. Tubig. Yan. Tubig. Hindi gripo, kundi tubig ang ano niya. Dahil ito ay to. O, tingnan ng mabuti. Yan ay tubig na lumalabas sa gripo. Ito ay guto. Ang guto ay masarap. Isang malagkit na lugaw na may panok, may sahog na manok, may luya, may paminta, kaunting asin. Yan ay guto. Ang sarap yan. Lalo na kung tag-ulan o may bagyo, malamig ang panahon. Sarap kumain ng guto pag malamig ang panahon. Ano ito? Guto. Ito ay nunal ni nanay. Tinuturo ni nanay ang kanyang nunal. Si nanay ay may nunal sa noo. Ayan, si nanay ay may nunal sa noo. Ito si nanay. Tinuturo niya ang kanyang nunal. Ano ito? Nunal. Tingnan ng mabuti. Nunal. Ito ay nguya. Nguya, nguya. Kung kumakain tayo, dapat nguyain ng mabuti ang pagkain. Nguya, nguya, nguya. Ano yan? Nguya. Bukas sara ang bibig. Nguya, nguya, nguya. Okay. Ito ay puso. Puso. Kung Valentine's Day, maraming puso kang makikita, mga nagbitin-bitin sa bintana. Yan ay puso, simbolo ng pag-ibig. Dito, hinati ang puso. Anong kulay ng puso? Pula. Pula. Tingnan lang mabuti. Puso. Ito ay robot. Ang robot ay isang laruan na gumagalaw at nagsasalita. Robot. Ito ang daliri ng robot. Daliri ng ganito. At ito naman ang kanyang ulo. Ito ang daliri ng robot. Ito ang kanyang ulo. Bilog na bilog. Tingnan ng mabuti. Robot. Yan ay laruang robot. Ito naman ay susi. Pambukas ng kandado o pambukas ng pinto. Ganyan, susi. Ayan, tingnan. Yan ay susi. Tawa ni Santa Claus. Ito ay si Santa Claus. Tumatawa siya. Sabi niya, may regalo ako sa mga bata. May regalo ako sa inyo. Yan ang tawa ni Santa Claus. May regalo ako sa inyo. Ito ay muta. Ang muta ay dumi sa mata. Ito ang mata. Pag natulog ka, pagising mo, may muta ka sa mata. Kaya dapat maligo at paghilamos para mawala yung muta sa mata. Ito siguro ay luha na pag natuyo ay muta. Muta. Tingnan ng mabuti. Yan ay muta. Ito ay lulo. Si lulo ay matanda na kaya may tungkod. Kalbo. Wala na siyang buhok. Ito ang tungkod ni Lulo. Ito si Lulo, kalbo. Bilog na bilog ang ulo ni Lulo. Sino ito? Lulo. Ito ay dugo. Ang bata ay na, ito ang kanyang daliri, nahiwa ng kutsilyo. Kaya mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo dahil pag nahiwa ang daliri niyo, may lalabas na dugo. Dugo. Anong kulay ng dugo? Pula. Ano yan? Dugo. Lumalabas sa daliri ay dugo. Ito ay kuku.
Kuko ang ito ang kamay, may kuko ang kamay. Kuko. Oh, yan oh. Kuko, kuko sa daliri. Yan ay kuko. Ito ay ano yan? Bola. Bola. Ito ano ito? Yuyu. Ito iyak di bantay. Woo! Ito anong lumalabas sa gripo? Tubig. Ito guto, masarap na guto, masarap. Ito ay nunal. Si nanay may nunal sa noo. Nguya, kung kumakain tayo, ngumunguya. Nguya, nguya, nguya. Ito ay puso. Kalahating puso. Ito ay robot. Daliri ng robot. Yan. Ito ay susi. Pambukas sa kandado o pinto. Susi. Tawa ni Santa Claus. Ano yan? Hu, hu, hu. Hu, hu, hu. Tawa ni Santa Claus. Muta. Ang mata ay may muta. Tingnan ninyo, muta. Ano ang kulay ng muta? Yellow. Sino itong kalbo? May tungkod. Yan ay si Lolo. Ano yan? Lolo. Ano ito? Yan ay dugo. May lumalabas na dugo sa daliri. Nahiwa ng kutsilyo. Dugo. Ito ay kuku. Ang daliri ay may kuku. Yan o. Kuku. Ito ay ano yan? Bola. Bola. Ngayon, sabihin natin ang unang pantig ng salita. Ha? Yung unang buka ng bibig. Unang pantig, unang buka ng bibig. O, tingnan ang daliri ko. Bu. Bu. O, tingnan ang bibig ko. Bu. La. Bu. La. Tiniklop ko ang la. Anong natira? Bu. Ito ang unang buka ng bibig ko. Bu. O. La. Pangalawang buka ng bibig ay la. So, ang unang buka ng bibig ay bu. Ano ito? Bu. Yu. Yu. Unang buka, yu. Right. Iyak ni bantay. Woo. Woo. Ano yan? Woo. Too big. Too big. Ano yan? Too. Ito ay go to. Go to. Ano yan? Go. Nunal. Nunal. Ano yan? Nu. Nguya. Nguya. Ano yan? Ngu. Puso. Puso. Ano yan? Pu. Rubot. Rubot. Ano yan? Ru. Susi. Susi. Ano ito? Su. Tawa ni Santa Claus. Hu. 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 Ano yan? Hu. Muta. Muta. Ano yan? Mu. Lulu. Lulu. Ano yan? Lu. Dugo. Dugo. Ano ito? Du. Kuku. Kuku. Yan ay ku. Ito ay bula. Bula. Ano ito? Bu. Ayan, sasabihin na lang natin ang
unang buka ng bibig or unang pantig ng salita. Masabihin daw, bu. Ito ay you. Ito ay wu. Ito ay tu. Ito ay gu. Ito ay nu. Ito ay ngu. Ito ay pu. Ito ay ru. Ito ay su. Ito ay hu. Ito ay mu. Ito ay lu. Ito ay du. Ito ay ku. Ito ay bu. Tapos na. Ngayon, sa huling bahagi ay sasabihin na natin ng mabilis ang unang buka ng bibig o unang pantig ng salita. Ha, bilis lang, hindi na ako gagamit ng daliri. Yung unang pantig lang ang sasabihin niyo. Ano yan? Bu. Ito, you. Ito, wu. Ito, tu. Ito, gu. Ito, nu. Ito, ngu. Ito, pu. Ito, ru. Ito, su. Ito, hu. Ito, mu. Ito, lu. Ito, du. Ito, ku. Ito, ay, bu. Ngayon, tatapusin ko ang unang, ang step 1 at step 2. Step 1 at step 2 ay tatapusin ko ngayon para hindi tayo boring at hindi mahaba. Actually, itong lesson 2 ay pwedeng matapos sa loob lang ng 30 minutes. Lalo na kung tutorials. Kaya lang, hahati natin sa dalawang bahagi sapagkat napakahaba na. So, abangan ninyo ang susunod para ma-notify kayo, pindutin ang notification bell at mag-subscribe kayo, mag-like, mag-share para matutuhan ninyo kung paano ang tamang hakbang sa pagtuturo ng lesson 2 ng Estravirias Technique. Napakadali ito matutuhan ng mga bata. Kaya kung pwede para hindi kayo hindi kayo ma-delay sa pagtuturo, pwedeng gamitin na ninyo ang Estravirias Technique para mabilis matuto ang mga bata. Ngayon, kung gusto ninyong bumili ng tunay na mga larawan, mayroon ako ditong tatlong sets. Lesson 1, ayan, lesson 2, lesson 3, at yan ay 80 flashcards lahat. Sa pagtuturo naman, laging gumamit muna ng flashcards bago pumunta sa aklat. Kung ang mga bata ay marunong nang natuto na sa flashcards hanggang lesson 4, ito na ang gagamitin ninyo, na aklat. Dito na ninyo sila pababasahin. Pananda, mas mabilis na panimulang pagpapabasa. At sa English naman, ito naman ituturo ninyo. Ilagay lang ito sa mga charts. At ito ay mga awitin. Constant reading, familiarization of words. Ayan ang pagtuturo sa English. At may mga larawan din ito, pwede ninyo i-chart. At isampay ninyo dyan sa harapan ng pisara. Tapos, ihang 10 sa umaga, 10 sa hapon. Kaya kapag araw-araw ito pinapakanta bago kayo mag-leksyon, proper lesson, kailangan pakantahin ninyo at magiging familiar sa mga bata ang mga words. So, mabilis na silang bumasa kapag alam na nila ang mga salita. At kung nahihirapan sila sa pag
memorize ng multiplication table, mga addition facts, hitang solusyon. Esclave Gloria's techniques, simple techniques and mathematics. Ito ay para sa mga bata na tamad magsaulo ng multiplication tables, mga addition facts, at no finger counting. Bawal dito mag-isip, bawal magbilang ng daliri, bawal mag-memorize. Kasi kung mag-memorize ka, sige pa ang isip-isip, sige pa ang tingala sa kisame. Pero ito, kung marunong ka ng technique, ang dali-dali sana. Tandaan, ang target ng Esclave Gloria's techniques ay para mawalan tayo ng non-readers at non-numerate sa buong Pilipinas. Napakaganda kung wala tayong non-readers. Ha? Walang non-readers, walang non-numerates, walang illiterates. O di, hindi maluluko ang mga Pilipino. Alright? So hanggang dito na lamang. Abangan na lang ang susunod na step 3. Ha? Magbabasa na sila ng words. Abangan ang susunod na episode para sa step 3 para malaman ninyo ang buong pagtuturo ng lesson 2 pantig-o sa Esclave Gloria's technique. Hanggang dito na lamang. Thank you very much for watching at salamat sa pag-describe salamat sa pag-subscribe at salamat din sa pag-likes, pag-share, at always click that notification bell para ma-notify kayo ng susunod na mga videos na ipapalabas ko sa YouTube. Thank you very much for watching. Good night.